for today's ulam. Siyempre, leftover ulit. Ito yung leftover namin ng chicken Shanghai, ulam namin last day. And ito yung ginamit kong parsley sa pansit canton kahapon. May tira pa, so fresh pa naman, pwede pa yung gamitin. Tapos, bumili lang ako ng tofu sa SM 24 pesos lang. 24 pesos lang ang fresh niya. So, ang gagawin natin, dudurugin natin tong tofu dito. Then, ilalagay natin tong leftover na chicken lean. Lagay lang natin yung parsley. Then, add lang tayo ng one egg. Tsaka, anong tawag dito? Yung harina. Tapos, mix lang. And then, yun na, meron na tayong tofu po. So, guys, kailangan muna nating alisin yung excess water ni tofu. So, kailangan natin siyang tiktikin dyan. Set aside muna natin siya. Habang ginagawa natin yung ibang mixture. So, unahin na natin yan. Habang nakababad yung, habang pinatutuyo natin yung tofu. And, ganyan lang. Lagyan natin yung egg, flour, salt, tsaka pepper. Easy tipid. Ayan, so mukhang tuyo na ang ating tofu. Pwede na natin siyang durugin. Durugin lang natin siya na ganito. Ah, medyo may water pa siya. Pero mawawala na siguro yan sa harina. Then after that, ta-transfer lang natin itong durog na tofu dito sa ating mixture. Then voila! Ganun lang kadali yun. Ayan, so ito na yon yung ginawa kong tofu veggie bowl. So kukuha lang tayo ng small size. Then pwede na siyang iprito dito. Yung iba actually, dinidip yan sa egg, tapos itidip mo ulit sa harina, then dip mo ulit sa egg, tsaka mo siya lalagyan ng breadcrumbs. So, ang tawag nila doon, tofu croquette ang tawag nila. Pero kung di mo naman treat, di ganyanin mo na lang siya. Okay lang din naman. So, guys, eto na siya. Well, hindi ko na siya tatawaging tofu balls kasi hindi naman siya mukhang balls. Dahil flat ko siyang prinito. Well, tofu patty na lang. Ayan, di ba? Tipid na, easy pa. And eto pa, healthy pa kasi tofu siya. So, more on protein siya. Okay, guys, bye!